tumatras sa kanyang kandidatura bilang presidente si Senator Bongo. Ayon sa senador ay mag-isa siyang nagpunta sa COMELEC ngayong araw upang maghain ng kanyang statement of withdrawal. Pakinggan natin ang kanya naging pahayag. Ulitin ko, as a matter of principle, wala na po ako sa karerang ito sa pagtakbo bilang Pangulo ngayong 2022. Nakapagsalita na po ako last November 30. Inantay ko lang po ng konting panahon na ipaintindi po sa mga supporters ko na talagang nagre-resist po ang aking puso at ang aking isipan sa pagtakbo bilang Pangulo. At naahawa po ako kay Pangulong Duterte. Matanda na po siya. Ayoko na po siyang pahirapan at ayaw rin po ng aking pamilya. Sana po'y maintindihan niyo po ako. Humihingi po ako ng paumanhin sa mga supporters ko. Nandito naman po ako na handang magserbisyo pa rin po sa inyong lahat sa abot ng aking makakaya. At mahal na mahal ko po kayong lahat. Sa mga supporters ko, tulungan niyo na lang po kami ni Pangulong Duterte na piliin po kung sino yung makakapagpatuloy ng mga pagbabagong inumpisahan ni Pangulong Duterte. Tulad ng mga kalakad tayo sa gabi. Yung mga pagbabagong ginawa niya para sa ating mga kababayan na nakakauwi tayo, nakakauwi ang ating mga anak na ligtas at walang pangamba. Ako po'y humihingi ng paumanhin sa mga supporters ko na dyan po. Talagang hirap po ako. Talagang nagre-resist po ang aking puso at isipan sa pagtakbo bilang Pangulo. Ilang araw ko na po itong dinadala. Kaya desidido na po ako. At meron po akong isang salita. Kung ano po yung sinabi ko, tinutupad ko po yan. Yan lang po ang aking puhunan dito. Meron po akong isang salita. Naganap ang anunsyong ito ni Senator Bongo isang araw matapos ihayag ni COMELEC spokesperson James Jimenez ang pagbasura ng COMELEC sa lahat ng disqualification case laban kay Bongbong Marcos. Matatandaan na noong October 5 matapos mag-announce ng kanyang kandidatura bilang pagka-presidente, si Bongbong Marcos ay umabot na sa 8 disqualification case ang kanyang kinaharap. And that is why I am today announcing my intention to run for the presidency of the Philippines in the upcoming May 2022 elections. Kanya ay isang unifying leadership ang kanyang ipatutupad dahil nais niyang magkaisang muli ang mga Pilipino. Ang mapagkaisang paglilingkod ng magbubuklod sa ating bansa. Tayo'y magkaisa at sama-sama tayong babangon mula sa hagupit na pandemya, babangon mula sa paglulugmok ng ating ekonomiya. Sama-sama tayong babangon muli. Thank you. Narito ang 8 disqualification case na inihain laban kay Bongbong Marcos. Samantala, ilang militanteng grupo ang kasalukuyang nagrarally sa harapan ng COMELEC office sa Intramuros, Manila ngayong araw December 14 upang hilingin ang pagpapadisqualify ni presidential aspirant Bongbong Marcos. Ano ang reaksyon mo sa balitang ito? Ang iyong komento at opinion ay mahalaga. Salamat po.